Andito na rin yung mga grupo na mga naglilinis dito. Sila yung mga taga MMPA, DNR at DPS ng Manila na siya nga mga naglilinis dito. Lalapitan natin sila, yung mga naglilinis, para makita naman natin sila. Ayon sa mga restaurant natin tsaka mga ano natin. At inaano naman sila, natitreat na yon bago kasi nasa sala ng STP, yung sewage rage treatment plant natin. Na ano, bago dumalo yung tubig nila, malinis na kasi clear na yung water. Na-treat na po doon sa water treatment. Yun po yun na ibig nyo sabihin, yun mga nanggagaling doon sa mga building. Dito sa mga building natin na dito sa may Alongras. Bago siya na ano, natitreat na po. Ito naman mga water lily na nakikita natin dito sa tabing dagat. Saan naman nang gagaling yan? Ayun ang hindi namin alam. Kasi minsan sabi nila sa Ilog Pasig. Tsaka meron din part kasi na pag makikita mo, ayun dito nang gagaling. E, siyempre part naman dito na ibang bayan, ibang karating lugar. Pasig News Update. Hi mga kaibigan, nandito tayo ngayon uli sa Manila Bay para bigyan kayo ng konting update. Ngayon ay October 3, 2020, alas 9, medya ng umaga. Mga kaibigan, itong Manila Bay, 6 na araw nililinis to sa isang linggo, Monday hanggang Saturday. Ngayon Saturday, nandito ko para makita natin yung paglilinis dito sa Manila Bay. At itong mga bangka na nakikita natin dito, mga kaibigan, iyan yung mga pumapalaot na nanguhuli ng isda doon sa baybayin o doon sa gitna, sa bandang gitna nitong dagat. Pero pwede rin silang arkilahin kung gusto natin na umikot. Mag-ikot-ikot dito sa Manila Bay, pwede naman arkilahin yan mga yan. Nakausap ko yung isa kanina na may-ari ng bangka, pwede naman daw, halagang 1,000 pesos. Ito naman nakikita natin dito na may bakod, yung sa loob niyan, iyan yung Yacht Club, Manila Yacht Club dito sa Rojas Boulevard. Maya-maya, lalapitan natin yan para makita natin ang maayos. Hindi ko lang alam mga kaibigan kung sino ang may-ari nitong mga yate na to, pero napakadami ang makikita natin dito na mga nakadaong dito sa lugar na to. Mga kaibigan, itong kinatatayuan ko ngayon, buhangin, itong kinatatayuan ko ngayon, pero hindi ito kagaya ng buhangin na inilagay doon sa phase 1 ng Manila Bay. Hindi ito yung kulay puti na buhangin. Ito yung natural na buhangin na nandito dito sa lugar na to, dito sa malapit, dito sa Yacht Club. Makikita natin na ayan, kulay itim siya na meron na konting puti. Pero ayan, yung tunay na buhangin na talagang buhangin dito sa lugar ng Manila Yacht Club. At hindi naman kalakihan ang area na meron buhangin dito sa malapit, dito sa Yacht Club, mga kaibigan. Pupunta naman tayo ngayon doon sa yung mga bato na nakita ko dito na pinaka-boundary o bakod nitong Manila Yacht Club. Aakyat tayo dito para makita natin na malapitan yung mga yate na mga nakadaong dito at makita natin yung buong kapaligiran na abot tanaw nitong camera na hawak ko. Mga kaibigan, lalakarin ko itong pinakabakod na to na para makita natin ang malapitan yung mga yate.
Ang mapapansin nyo, yung mga building na nakatayo dito, iyan yung mga nakatayong building dito sa Rojas Boulevard. Napansin ko na rin dito na medyo marami pa rin mga basura dito, mga kaibigan. At nang matanong ko kanina, yung mga naglilinis dito, nanggagaling daw to kung saan-saan na dito pinapadpad ng alon dito sa Manila Bay. Andito na rin yung mga grupo na mga naglilinis dito, sila yung mga taga NMPA, DNR at DPS ng Manila na siya nga mga naglilinis dito. Lalapitan natin sila, yung mga naglilinis, para makita naman natin sila. Ayon sa mga restaurant natin tsaka mga ano natin. At inaano naman sila, natitreat na yon bago kasi nasasala ng STP, yung sewerage treatment plant natin. Na ano, bago dumalo yung tubig nila, malinis na kasi clear na yung water. Na-treat na po dun sa water treatment. Yun po yung ibig nyo sabihin, yun mga nanggagaling dun sa mga building. Dito yung mga building natin na dito sa may bago siya natitreat na po. Ito naman mga water lily na nakikita natin dito sa tabing dagat. Saan naman nanggagaling yan? Ayun lang, hindi namin alam. Kasi minsan sabi nila sa Ilog Pasig. Tsaka meron din part kasi na pag makikita mo, ayan dito nanggagaling. E, siyempre part naman din to na ibang bayan, ibang karating lugar. Mga kaibigan, nandito naman ngayon si komentaryo ni Johnny. Isa siya sa mga sumusubaybay dito sa Manila Bay. Pakinggan naman natin yung mga kwento niya. Di ba may nakuha akong patayro na isda? Kasama yung sa fish kill. Tilapiyang palengke, yung Mozambique, tilapia. I know, kasi mahilati ko sa aquarium. Bata pa ako, yung ang isdang tubol, inaalagaan ko ng grade 1 ako. Inudugas ko dun sa fish pond ng school namin. So, yung nandito, mapapansin nyo po yan, kuya, pag nagagawi kayo. Kung maaga kayo kanina rito, may nagtinda bang isla dyan? May itim dito sa panga. Dito. Tapos minsan may mga dark spots sila rito sa baba. Kaya sila tinawag na dark, na black chin. So yan, again, 1852 pa, ang first report na meron tilapia rito sa Manila Bay. At lagi rito, ganito sa may Coast Guard, di ba? Nakakahuli sila ng mga tilapia rito. Kaya sabi ko, kung ito nilagay, sabi ko, kung may fish kill, bakit may tilapia rito? Aba, sagot ng isang kumukontra, nilagay lang nila squid net. And I heard that. Sabi ko, hindi ho. Imagine anong oras tayo nagsimula. Supposed to be the program should start at around 6:30. Di ba sabi nga si Mato? Hindi ako nagkakamali. And that should end 2 hours later. Pero baliktad, 2 hours late. So kung yun nilagay, assuming na nilagay nga talaga yun, so it should be there around 5:30 in the morning hanggang alas 10 ng umaga, alas 11 tayo na nakapasok. Food truck is luto na yun sa ala, timplado pa. So, pakukuluan mo na lang o iihaw mo na lang yung tilapia na yun. Dahil lang tilapia, hindi naman nabubuhay sa ala. The next day, nandun pa rin ka. The next day, nandun pa rin. Hindi na ako nakapunta rin. Hindi na ako nakapasok nun. Hanggang closing, nandun kami. Nandun kayo. Hindi ako nakapasok pa rin. Kanina natanong ko yung isang namimingwit dyan na may nahuli rin daw siyang tilapia. Yung sabi. Meron talaga dito. Kaya nga sabi ko itong mga ano, itong mga kumukontra, aba galing-galingan nyo, usayan nyo sa pagbibigay ng mga maling information. Natulad na lang nung nakaraan. Diba sabi na aagnas? Okay. And I released the vlog. Diba napanood mo yun? Sinabi ko rin na ano yung katotohanan sa naaagnas na white sand. Kasi doon, tinignan ko yung itsura. Sabi ko, kung hindi ka nakapasok sa lugar, di mo makapamilyar, di ba? Doon tayo sa gilid. Doon kami sa gilid, kasi dala na rin siguro ng pagkakataon na may gagawa ng ganyang fake news na kukwentuhan ng naaagnas. So, makikita mo, ganyan may black sand. Tapos may white sand, di ba? Nag-aanod. Parang ganito, ganyan na ganyan yung gilid. So, nandun kami. Aba, pinunan nila yung post ng malaking network, alas 9 ng umaga.
Pareho ng 7. Pareho yung mga pictures. Aba, mukhang yung mga galing ng Bangkaroting Network inabsorb ng 7. Sabi ko, chinek ko, may video pa sila updated, alas 3 ng hapon. Chinek ko yung video. Fuck! Sabi ko, teka, kuha to ng low tide ah. Naglabasan, yes. Di ba meron doon parang sako? Apo. Sabi ko, sabi ni Melby, ano yun? Parang may nabagay sa tukol doon. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, tilapia yun. Kasi malay, sabi ko, hindi. Sako lang, ano yan? Geotextile yan. Sabi ko, di ba nilagyan to ng geotextile? Yes. Ayaw nga pala. May umangat. Kasi nga, pagano'n yan eh. Nakakatawa kasing iba, hinahanap nila yung ano, hinahanap nila yung white sand sa gilid. Eh di ba toppings nga? Sa kapag naman nakakita na para maghahanap ng toppings sa gilid. Logic naman, come on. Di ba? So, chinek ko ngayon online about high tide and low tide. Shit, 9:30 in the morning. Super low tide ito. Itong Manila Bay. Eh di lahat ng bituwakan maglalabasan, itim na itim talaga yung gilid. Tapos kinunan pa yung gilid ng ganito ni garbage, plastic na itim. Tapos yung mga geotubes, di ba hindi tayo pinapalapit doon? Kasi sabi pababa na yan doon. So yun yung sinasabi ng isang naka-video doon, no? Na inaagnas. Yun ang sinasabi nilang inaagnas. Kasi makikita mo talaga yung ganyan, no? Tsaka yung pababa niyang ganun. Kasi ang geotubes nandito, tapos pababa siya. Ganun. Kasi ang ginawa rito, kuya, drainaging to, 2009, di ba? After nung massive cleanup dito. So, nagkaroon ng dredging itong buong stretch na to. Pati yan. Yes, opo. Karoon yan, di ba? Si Water Master, si Tipaklong. Master, tawag namin mga vloggers yan, si Tipaklong. Nandun na siya ngayon sa Paseco. Sa Paseco, kinakalawang. Nagpabad sa Tipaklong sa dagat, eh. Kinalawang to. Kapalit balat lang yun, nagiging brown ng Tipaklong. Ano? Pinalitan ngayon ng buhangin, itim, June, July 2009, tama? Yes. Yan. Bakit nilagyan ng... 2019 pala. Nilagyan ng buhangin. Yan, yung mga yan, poraksan. Yan, pinong-pino. Walang pumiyok. Walang environmental issues. Nagtambak doon, bago magka-COVID, nagtambak na naman doon na tinaasan eh. Nireclaim yung lugar. Nireclaim yung lugar. Tinaasan. Black sand, poraksan. Walang pumipiyok. Nag MGCQ, so nire-resume na yung mga construction works, di ba, unti-unti. So nangyari ngayon, pumiyok sila nang makita yung dolomite sand, yung white sand. Itong mga to, alam ko, gusto nila nang, wala naman sa atin sigurong ayaw ng maganda, di ba? Pero parang baliktad, mas pinili nila yung, question nila yung pagpapaganda. Di nila, isang metro lang yun, yung kwento nga nilang pinalilitaw eh, naaagnas ang white sand, parang ang dating eh, yung tsaka dumping of dolomite sand. Yung dumping, toppings lang yun. 1 meter lang yung mapal na. Mga ganyan lang yun. O, toppings lang yun. At tsaka alam nyo kung buti na lang maraming mga OFWs na nag-share ng knowledge nila o anong itsura ng beach nila ron. So, dito na sa pinakamalapit, Singapore. Marina Bay. Marina Bay. Sabi ng mga naandun mismo, eto kuya, alam mga Pilipino, pag day off, sa plaza yan nag-iipon-ipon, o kaya naman dyan sa may tabing dagat, di ba? Makatadaw rito sa Pilipinas. Sabi niya, ito nire-replenish ito ng gobyerno. Naaanod talaga yung dolomite dito. Naaanod yan. Pero, nire-replenish yan. O eh, sa akin naman, walang problema yung pag-re-replenish. Alam niyo kung bakit? Oo, gagastos na ngayon yan, gagastos ang gobyerno. Pero, replenishment yan, maintenance na lang yan, parang sa may sakit. Yung may sakit na tao, malaki pa ang pakinabang mo dyan eh. Nakakapaghanap buhay yan. Nakakatulong pa. Kumpara dun sa gamot niya pang maintenance. So, dito rin sa white sand na yan, maintenance lang. Kung unti lang yan, very minimal lang yan. Kumpara naman sa ibubus niya yan when it comes to ecotourism. Ngayon pa lang, di ba? Maglagay ng tindahan dyan, araw-araw, dinadagsa dito eh. Titigil lang ng parang palengke to eh. Titigil ang mga magtatanghal eh. Dadagsa ng mga alas ko sa alas ng hapon hanggang gabing-gabi na yun. Buhay na buhay eh. Kaya sabi ko, huwag ka nang mameste. Diba yun na lang yun eh. Eh sabi ko nga eh, ang gagawin doon hanggang 500 meters, disappointed na ako. Bakit? Hindi pa i-diretso dito. So mga Catholic bikers kami. Yeah. Okay, thank you. Alright. Salamat, thank you, sir. Salamat.
Ayan mga kaibigan, makikita natin na natanggal na ng mga MMDA, DNR at DPS itong mga tambak ng basura na nakuha dito sa baybayin, itong Manila Bay. Talagang araw-araw niyong nililinis itong Manila Bay. Opo sir, hindi po kami titigil hanggat may basura po. Napakiusap lang sa mga iba dyan, yung mga namamasyal, munting basura, ibusa. Tumulong po tayo para maibsan yung basura dito sa kapa ng Rose Valley Park. Matanong ko lang po mama, pwede po bang may mga volunteer na isang grupo na maglinis dito? Ay, opo sir, welcome po sir. Andyan yung forma namin, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanya, si Mama Risa Cristobal po. Thank you. Update.